Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Mga kabarangay, sa importanteng segment na ito ay ating makikilatis ang mga problema ng ating mga kabarangay sa kanilang kaukulan. At siyempre, dapat ito'y pag-usapan ng matuwid at para magkaroon tayo ng natatawag na transparency in public service. At higit sa lahat ay ang ating accountability by public officers. Kayo ang ating po ay i-welcome natin ang ating mga panauhin sa studio. Siyempre ang ating isang matikas na kagawad Edwin Ugay, at ang isa pang kagawad Rodolfo Lorenzo ng Barangay Poblasyon sa GMA Cavite. Welcome po sa ating barangay tayo. Ano po ang inyong ipahatid ngayon sa ating makakaharap na problema? Good morning, Sec. Denyo. Ako po si Edwin Carl Ugay, isang kagawad po ng Barangay Poblasyon 5, Hiniral Mariano Alvarez, Cavite. Na kung saan nandito po kami para humingi o sa inyo ng kunting gabay o tulong kung ano po may ipapayo sa amin tungkol dun sa mga irregularity ho na ginagawa ng aming kapitan at ang treasurer ho namin. Unang-una patungkol po dun sa aming mabantay bayan. Last 2020 ay ang kanilang mga bonuses po, instead of buo po ang kanilang tinatanggap, ay binabawasan po nila by doing pinapapirma ho ang kabuuan ho ng kanilang payroll, pero pagtanggap ho nila kulang na po. Okay, ganito yan ha. Si treasurer ang gumagawa ng payroll, okay? At yan ay merong appropriate na pondo na ginawa ng ating barangay council. Tama? Yes, sir. Kayo po yan. Yes, sir. Pagkatapos, yan ay depende sa dami ng kanilang attendance. Yes, okay? Sir. Yes, sir. Ngayon, pagkaya na-prepare na ng ating barangay treasurer, gagawa ng barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw fund to pay o para bayaran yung ating mga barangay tanod at barangay personnel. Okay. Ngayon, pagka ito ay nailabas na ang pera ng barangay, dahil ang dali lang nito eh. Si Kapitan magbibigay lang ng certificate na merong pondo ang barangay, at si Treasurer, didiretso yan ng banko. Hindi na dumadaan ng accounting procedure. Kaya ngayon, napapasa kamay agad ni Treasurer ang pera. Kaya mukha ngayon, ang nire-reklamo nyo, lalong-lalo na itong mga allowance o yung mga natatanggap ng ating mga barangay personnel, ay meron pa tayong katibayan niyan? Yes, sir. Mayroon po. Hindi lamang po USEC noong 2019 na ginagawa ni sa mga bantay bayan. At this year 2020 po ay ginawa na naman po sa mga block leaders na pinapapirma po ng buo sa payroll, din pag-abot po sa kanila is bawas na po. Din ang iba, nababawas ng 300 pesos. So, ang the rest naman ho is kalahati lamang. So, out of 50 black leaders. So, yun po lahat ho na ibinabawasan. Ito ba ay may mga apidabit na magpapatunay na yan ang ginawa sa kanila ng treasurer? Yes, Yosek. Actually, mayroon po silang mga oath dito na nagpapatunay, okay, na talaga sila tumatanggap po ng ganun lamang. So, ngayon, pagka meron na silang mga apidabit para sa kanilang reklamo, ang tanong, ang council ba ay tinawagan ang atensyon ni treasurer? Yes, Yosek. Actually ho, during our sessions, nagpapatawag ho ako ng finance committee meeting para mapapatunayan ho yung mga reklamo ho ng mga black leaders na bakit ganun ang kanilang natatanggap. Kasi ang tanong po nila sa amin is,
magkano po ba talaga ang matatanggap nila pagdating ng year end. So, ang sagot ko naman ho ay double your money, meaning to say, kung magkano yung honorary po ninyo, ganun din po yung matatanggap na bonus pagdating ng December. No, based on your appropriation yan, di ba? Yes. Okay, ngayon, meron ba kayong minutes ng meeting na nakakatunayan na kinwestiyon nyo o tinanong nyo si treasurer during the meeting? Yes. Okay, nandiyan ang minutes. Actually, yung minutes po na kukuha pa namin sa secretary po. Ganito okay. Ha? Basta't meron kayong reklamo pagdating sa pananalapi, ang inyong tatanungin ay treasurer. Opo. Pagkatungkol naman sa record ng inyong barangay, ang inyong susulatan ay ang inyong barangay secretary. Yes. Kung merong katiwalian na ginagawa si Kapitan, hayaan nyo na ang magsabi niyan ay yung treasurer at saka pagdating sa pananalapi at pagdating naman sa mga dokumento ay ang inyong secretary. Kasi karamihan, irereklamo si Kapitan. Tandaan nyo, ang trabaho ni Kapitan ay to execute yung mga batas na nagawa ng council. Pagdating sa pananalapi, ang in-cargo dyan ay ang inyong treasurer. Pagdating, kaulitin ko, pagdating naman sa dokumento, ang secretary. Kaya ang inyong mga susulatan sila, hayaan nyo. Dahil pagkat kinwestiyon na natin yung aksyon na illegal ng secretary at saka ng treasurer, at the end of the day, ituturo niyan. Kung halimbawa gusto nyong kumuha ng record, gusto nyong kumuha ng budget ng barangay at ayaw naman nagbigay ni treasurer, aba, pwede nyong kasuhan agad. Tapos pagkat secretary, gusto nyong kumuha ng minutes at saka yung record ng barangay, pwede yan. Ngayon, pagka hindi nagbigay si secretary at saka si treasurer ng mga hinihiling ninyo, pailan nyo ng kaso sa, kung gusto nyo, patawag ko muna sa office ko pagkatapos. Pagka hindi kayo nasatisfy sa sagot ni treasurer at saka sagot ni secretary, bibigyan ko kayo ng certificate para mag-file kayo sa ombudsman. Para doon, kasi ang nagsususpindi niyan at ang nagtatanggal ay ang Office of the Ombudsman. So, yun ang proseso na gagawin natin. At saka, pagkayaan, kasi alam mo yan, siyempre, si treasurer, pagka naiipit na yan, ituturo niya kung sino yung nag-utos sa kanya. Ganon din si secretary. Kaya lalabas at lalabas dyan yung katotohanan. Okay, Kagawad, ikaw naman, anong reklamo natin? Yung kasing bumili kami, Yusik, ng ambulance. Pagkatapos, 1.2 million. Tapos yung akala namin, yung ginawa namin resolution, okay na doon sa 1.2. Nagdagdag po sila ng 55,000 para sa sticker na pinasasauli ngayon ng COA. Oh, yan. Pareho ba kayong barangay? O yes. Magkaila? Okay. Yes. Kaya nga itong mga bagay na to, no? Tama yan. Basta't meron kayong dokumento tungkol dito, ay talagang mamumroblema dito kung sino man yung mga gumawa niyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, you can go to my office. Pagkatapos, within 72 hours, pasasagutin ko yung secretary at saka yung treasurer ninyo. Pag hindi siya sumagot, that's the time bibigyan ko kayo ng certification na inanyayahan natin para magpaliwanag ang secretary treasurer. Pero hindi siya tumugon at pwede na natin yung sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Bahala na ang Office of the Ombudsman kung halimbawang bigyan sila ng preventive suspension habang dinidinig. Ang tawag doon, preventive suspension, para habang iniimbestigahan ang kaso na yan, ay suspindido sila. Ganun din si Kapitan. So yan ang ating gagawin at para meron tayong tinatawag na due process. So sa ambulansya, meron pa ba? Ambulansya, nagpadagdag pa ng 55,000. Yung ambulansya, saan ka nakakita ambulansya wala sticker? Walang nakalagay na ambulansya. Di ba? O tama yun. O, ano pa? May dagdag pa po. Yung ginagawa po sa amin, Asik, yung pag mayroon paggagawa siyang maliit na proyekto, imbis na ibibid, 49-49, ginagawa niyang 49-49. Oh, magaling! Para pag pinagpuputol-putol niya,
Kaya tawag nga sa aming barangay Poblacion 549 eh. Oh, kasi ma- para walang bidding. Walang bidding. Yan. Tapos sinasabi pa niya asik na ayaw niyo ba yun? Isang putok, dalawang tama. Sabi ko sa susunod, ikaw natatamaan yan. Ah, tama yan. Yan ang style ng mga treasurer at saka ng mga kapitan. At yung mga iba, ng mga tiwali, ng mga kagawad. Ang gagawin nila doon sa project, 49,049. Yan. Kulang ng 5 para sa 50,000. Bakit? Dahil pagka pa 49,000 lang, ay wala ng bidding. Ibig sabihin, pwede nang ipagawa ni Kapitan kung anong gusto niya. Pwede niyang ipurchase. Pwede niya, no? Ano yan? Style bulok na yan. Buko na yan, no? Yung mga estilo na yan. Para makaiwas sa bidding, ito ang ginagawa. Treasurer, may paglalagyan kayo. Pagka naging recidivist kayo, paulit-ulit yung ginagawa yan, mabubuking kayo, mahalata kayo. Ito kasi yung sinasabi ko, no? Na kung saan kasi binago ng COA ang batas. Basta sinabi ng dati nung barangay captain ako, bago makapag-withdraw ang aming treasurer, meron munang mga kaukulang dokumento. Ha, pag proyekto 'yan, meron tinatawag na estimate kung ano yung mga gagamitin mo galing sa engineering office. Pagkatapos, pagka ginawa 'yan, may inspeksyon. At bago bayaran ang contractor, sa katotohanan yan, merong pinaka-importante na dokumento. Ito ang kasamang mga kagawad. Barangay Council Resolution authorizing the Barangay Treasurer to withdraw fund and to pay such project. Ngayon, just a simple certification ni Kapitan na we withdraw ang pera ng barangay nang walang kaalam-alam ang mga kagawad. Ayan po ang naging kakalakaran ngayon. At pagdating ng Disyembre, ay maghahanap na si Kapitan ng resibo for liquidation. Pagkatapos, hahanap ng contractor, dala-dala ang Barangay Council Resolution ng kada proyekto. Pupuntahan ang mga kagawad. Kagawad 1, pirma. Pagka-pirma ni Kagawad 1, let's say, 10 proyekto, 100,000. Kagawad 2, 100,000. Kagawad 3, kalaban ni Kapitan, wala ka. Kagawad 4, kalaban ni Kap, wala ka. Kagawad 5, kakampi. Yan ang naging kakalakaran ngayon. At sabi ko nga sa inyo, magmula nang napunta kami ni Secretary Anyo dito sa DILG at nung kami inutusan ni Presidente na linisin ang ating pamahalaan kasamang barangay. Kaya ngayon, meron kaming bantay korupsyon. Kaya nakikita nyo na definitely itong first quarter, pag General Assembly nyo, sasabihin nyo ang pananalipin nyo, pero checkin namin, mag-i-inventory kami kung saan nyo dinala ang pera ng barangay. Tapos makita namin kung merong ghost delivery, ghost project, tapos kung meron dyan na overpricing, at saka kung merong ghost employee. Hindi lang kayo matatanggal sa pwesto, makukulong pa kayo, Kapitan at saka Treasurer, pagka meron dyan falsification of public documents, malversation of public funds. Kaya dapat umayos tayo. At nananawagan ako sa mga mayor, tignan nyo, at saka yung mga DILG din sa buong Pilipinas. Checkin nyo ang pananalapi ng mga barangay. Tignan nyo kung may mga disallowance, kung gano'n nakatagal ang disallowance. Dapat yan, pag may disallowance, hindi na nakakapagproyekto dyan. Kaya again, maraming salamat sa ating mga panauhin at siyempre higit sa lahat, no? Ang ating mga kawani ng barangay na humaharap, nagbibigay linaw sa ating mga suliranin na pinagdadaanan ng kanilang mga constituent at maipaliwanag ang kanilang side upang tayo dito kasama ng ating mga hosts DILG ay makatulong at mapabilis ang serbisyo na inaasahan ng ating bayan. Mabuhay kayo dito sa ating barangay. Tama tayo. Sinubukan po naming kunin ang panig ni Kapitan, subalit wala kaming tugon na natanggap.
Kung nais ninyong magpahayag ng inyong panig, maaari ninyo kaming tawagan sa 0995-966-1605.